Genesis. Noong mga araw na iyon, umalis si Jacob sa Beer-seba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inuna niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing yaon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhikmanaog doon ang mga anghel. Walang ano-ano'y nakita niya ang Panginoon sa tabi niya. Wika sa kanya, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Nagising si Jacob at ang sabi, "Hindi ko alam na narito pala ang Panginoon. Nakapangingilabot ang lugar na ito. Ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan." Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon, kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Betel ang lugar na yaon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, "O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakanit pararamtan at makababalik na muli sa bahay ng aking ama. Kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito. At iaalay ko sa inyo ang ikapo ng anumang ipinagkakaloob ninyo sa akin." Ang Salita ng Diyos. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, "Muog ko tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan." Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas, lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae, ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila.
Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing yaon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng 14th sa karaniwang panahon. At ang ating dalawang pagbasa sa misa na kung kayo ay magsisimba inyong maririnig o sana po matuto rin po tayong magbasa sa ating tahanan. Huwag lamang po tayo umasa sa pakikinig, maganda yung meron tayong guide sa bahay, Biblia man o ito man ay Bible diary, basta anything na pwede nating ulitin para mas lubusan nating nananamnam, no, ang mga salita ng Diyos. At bago ako pumunta sa pagninilay ng Ebanghelyo, nais ko lang bigyan ng pansin yung first reading, sapagkat napakaganda po na first reading from the book of Genesis, ang kauna-unahang libro sa Lumang Tipan, book of Genesis chapter 28. At ito po yung kwento ni Jacob, na anak ni Abraham. At dito po ay makikita natin yung kasunduan ni Jacob, anak ni Abraham, at ang ating Panginoon. Alam po natin si Abraham ang naging ama ng pananampalataya at meron din po silang kasunduan ni Yahweh. Ngunit yung anak ay meron din po. At nais, napakaganda kasi ng naipangako ng Diyos kay Jacob na sinabi sa kanya, babanggitin ko po in English, sabi niya, "I am with you and will protect you wherever you go and bring you back to this land. I will never leave you until I have done what I promised to you." Napakaganda po ng mga pananalita niya ng Panginoon na kung uulitin natin sarili, yun din po ang sasabihin sa atin ng Diyos, no? Hindi kita iiwanan, no? At hindi kita iiwanan hanggat hindi ko natutupad sa iyo ang aking mga pangako. At pinagpala po si Jacob sa kanyang kabuhayan, no? Dahil lang kanyang pananampalataya. Ang tugon naman ni Jacob, ang kanyang part ng covenant ay sabi niya, "I have the stone that I have set up as a sacred pillar will be the house of God." So, gumawa siya ng templo o ng isang lugar kung saan yun ang kanyang patutuo at bilang pagsamba sa Diyos. "And everything you give me, I will return a tenth part to you without fail." Doon po nagsimula yung ikapu. Ikapu dahil sampu. Pang sampung bahagi ng anuman, sabi niya, ng aking kikitain ay ibibigay ko para sa Diyos. So, yun po ang kasunduan. Maganda naman po. Muli, balikan po ninyo Genesis chapter 28. Ganoon din sa ating ebanghelyo naman po, ay kwento din po tungkol sa pananampalataya. At ito yung kwento ng isang opisyalis, hindi pinangalanan dito, ngunit sa ebanghelyo, ito daw po ay si Jairus at ang kanyang anak na babae na bagamat pumanaw na ang kanyang anak na babae, lumapit pa rin po siya. Sabi niya kamamatay lang po ng aking anak, ngunit ipatong niyo ang inyong kamay sa kanya para siya po'y muling mabuhay. Kinat yung pananampalataya yon. Wala nang buhay yung kanyang anak, ngunit alam niya na ang kapangyarihan ng Panginoon ay ganun na lamang na kahit ang isang patay ay muli niyang mabubuhay. At ginawa naman po yan ng ating Panginoon. Kaya yun yung storya na yon. Sandwich in the middle, doon po sa gitna, ay may kwento naman ng isa pang pananampalataya. Yun naman pong babae na dinudugo na ng 12 taon. Imagine, ang tagal na niyang may sakit, walang makapagpagaling sa kanya, sinubukan niya na lahat, naubos na ang kanyang naipon, ang lahat ng kanyang kayamanan dahil sa pagpapagamot, si Jesus lang naman pala ang solusyon sa kanyang karamdaman at sa kanyang problema. Kaya sabi niya, "Mahawakan ko man lang." No? Sabi niya, "Hindi na bali kung hindi ako pansinin. Hindi na bali kung hindi ako patungan ng kamay. Hindi na bali kung wala siyang sasabihin. Hindi na bali kung hindi kami makapag-usap. Hindi na bali kung hindi niya ako kilala." Wala na yun. Ang sabi niya lang, "Mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Ako ay gagaling." Dakilang pananampalataya, di po ba? Oo. Kaya nga po siguro doon nang galing yung ating mga tradisyon, lalo na sa ating mga Katoliko, yung ating pong mga paghawak, paghipo sa mga imahen na isang tanda,
Hindi naman po magic yun eh. Pero isang tanda ng pagpapakita ng ating pananampalataya na mahipo ko man lang, mahawakan ko man lang, malapitan ko man lang, ako ay gagaling. No? Kaya't hindi nalalayo actually yung ginagawa ng mga nating mga Katoliko doon sa isang halimbawa dito sa Ebanghelyo. No? At pinagalitan ba ng Panginoon? Hindi. Sabi dito ay nung nakita ni Jesus, no, sabi niya, huwag kang matakot. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ganun din po sa ating mga suliranin sa buhay, kung meron man po tayong dinaramdam, kung ito man po ay sakit sa katawan, sakit sa kalooban, o kung ano man po na ating pinagdaraanan. Kapit lamang po tayo sa Panginoon ng pananampalataya. Dahil ang nananampalataya at umaasa sa Diyos ay hindi po bibiguin ng Diyos sa kanyang mga pangako, na ang lahat ng tumatanaw sa kanya ay tunay na pinagpapala rin ng Diyos at ipinagkakaloob sa kanila ang kanilang mga pangangailangan. Nawa, ang aming panalangin para sa inyo po ay matanggap din po ninyo ang gantimpala ng inyong dakilang pananampalataya. Amen.